Katakot-takot na nangyayari ngayon sa Argentina, pag-usapan po natin at iklaro natin kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa bansang yon. So nakaraan mga sangka, napag-usapan po natin ang isang matinding nangyayari doon sa Argentina na kung saan mismo yung mga kababayan po nila doon ay umaalis na sa bansa ng Argentina para po maghanap ng mga lugar na kung saan doon sila ay mamumuhay po ng mas masagana. Ngayon mga sangka, eto, may nakita po tayong video na kung saan ipinaliwanag dito kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa Argentina. Ayan o. Why Argentina's inflation is almost 100%? Napakamot ako ulo dito mga sangka, yo. Bakit daw ang inflation sa Argentina ay almost 100% na? Mismo ako na curious mga sangka. Ito ha, gusto kong ibahagi ito sa inyo para po yung iba kasi 'di ba nagrereklamo sa Pilipinas, bakit ganito yung bansa natin, ang hirap. Pero samantala po yung ibang mga bansa ngayon, like Argentina, nagsasuffer po ng matindi. Imagine ninyo inflation nila, almost 100% na. Magkano na yung mga bilihin nun sa kanilang bansa at mga binabayaran? Diba? Dahil nga po sa taas ng inflation. Well, bago po natin panoorin mga sangkay ito, i-check nyo po muna sa ibaba mga sangkay ng video na to kung kayo na po ay nakapag-subscribe. At kung hindi pa mga sangkay, pindutin nyo po yung subscribe button sa ibaba. Okay, makikita po yan sa ibaba mga sangkay. Tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko mga sangkay, pindutin nyo po yung subscribe sa ibaba at i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Ganun lamang kasimple. Parami na po tayo ng parami dito sa Sangkay Janjan TV. So ito na mga sangkay. Ano nga ba ang nangyayari sa Argentina? Bakit iniiwan na ng mga tao ang bansang ito? Why is it that a country with all kinds of natural economic advantages, grabe no? All kinds of natural economic advantages, is currently experiencing one of the worst inflation rates in the entire world. Grabe. Ayan no, pinakita po dyan mga sangkay yung presyo. Kung gaano na po kalala. In 2022, the United States hit a peak inflation rate of just over 9% according to the Consumer Price Index. Mm-hmm. And while the real inflation rate was almost certainly much higher, it doesn't hold a candle to the ongoing inflation crisis that has gripped Argentina. Grabe ang bansang to. Sino ba naman ang mag-aakala? Well, hindi po biglaan ito na nagkaroon po ng matinding inflation o problema sa kanilang bansa. Okay? Nag-umpisa na po ito nakaraang mga taon pa, dahan-dahan until ngayon mga sangkay, nakalagay po dyan almost 100% na po ang inflation. At hindi lamang po ang Argentina ang nagsasuffer ngayon pagdating po sa pagbagsak ng ekonomiya, maging po ang Amerika. Okay, yung United States of America na tinitingala po dati, sinasaluduan po dati mga sangkay, bagsak po at baon sa utang. In January of 2023, Argentina experienced a jaw-dropping inflation rate of 98.8%. Kailan? Wait. In January 2023. So ngayon lang mga sangkay. A jaw-dropping inflation rate of 98.8%. 98.8%. Ano nangyayari sa bansang to, no? Given it the fourth highest inflation rate in the entire world, behind only war-torn Sudan, economically devastated Lebanon, and socialist Venezuela. Argentina's inflation rate is even higher than some of the most unstable countries in the world. Grabe yung inflation nila. Ito ha, basahin po natin. Argentina's inflation rate is even higher than some of the most unstable countries in the world. Ano nangyari yun? World to include Zimbabwe and Ukraine. Hmm. And when we consider that the South American country is widely considered a developed nation, something seems to have gone horribly wrong. Correct. Mga sangkay. But while many countries around the world are currently dealing with inflation, sa bansa natin, mga sangkay, may konting pagganda ng takbo ng inflation. Hindi po tulad nakaraan mga sangkay na medyo bumababa po tayo eh. Ngayon, medyo nakaka-recover, no? At marami pong good news sa Pilipinas. Kailangan nyo lamang po talaga hanapin. Okay? Para maintindihan yung mga reklamador sa ating bansa. Eto, mga sangkay.
mas malala ang nangyayari sa Argentina kaysa sa Pilipinas. It's been plaguing Argentina for decades. And perhaps even more surprising is that it wasn't always this way. At the turn of the 20th century, the average Argentinian was as wealthy as the average French, German, or British citizen, and nearly as wealthy as the average American. But while Argentina was rich, its political system was anything but stable. Mm-hmm. Throughout the 1920s and 30s, extreme ideologies like anarchism, fascism, and even communism were quite popular. Distrust in both the nation's corporate and political elite eventually led to the election of populists like Juan Perón, who realized he could obtain power by promising sweeping reforms to root out government corruption and to achieve economic equality. Mm-hmm. And on the face of it, that sounds nice, but when Perón's decision to use the printing press and nationalize large sectors of the economy failed to deliver the results, he was deposed. And this began a vicious cycle where one political leader seized power, promised to fix the nation's problems, So ang gusto kong malaman dito mga sangkay kung paano pinatakbo ng gobyerno ng Argentina itong kanilang bansa no, na humantong sa matinding inflation. Kasi sa kasaysayan ng Argentina, ano sila eh? Isa po sila sa mga mayamang bansa. Pero sa pagdaan ng maraming mga taon, ito mga sangkay, dumausdos ang dumausdos. At ito na nga, almost 100%. 98.8 kung hindi po ako nagkakamali yung inflation rate sa kanilang bansa. Confiscated property, printed a lot of money, and then were deposed themselves. In fact, under Perón, the inflation rate broke 50%. Mm-hmm. In the 1970s, it was over 300%. And by the end of the decade, it had reached as high as 5,000%. And despite introducing a totally new currency in 1983, inflation reached a new all-time high in 1989 of, wait for it, 12,000%. Even during periods when inflation has been relatively low, it's almost always hovering between 10 and 20% like it did from 2005 to 2015. In short, what's currently happening in Argentina isn't really new. Okay. So, itong nangyayari sa Argentina ay hindi na pala bago kasi kung pagbabasihan po natin ang kasaysayan, malala din pala ang nangyari. Ewan ko, ginagawa po ng government po nila mga sangkay, no? Parang ano eh, ano to, mga wala bang alam magpatakbo sa gobyerno o talagang sinukluban na sa pagiging corrupt ng mga leader? Anyway, bago po natin ipagpatuloy yan mga sangkay, meron po akong good news sa inyo. Yung mga nagpapadala po dyan ng pera papunta po sa Pilipinas na mga nasa abroad, kagaya na lamang po ng nasa Belgium, Canada, France, Ireland, Italy, Spain, United Kingdom, United States, eto may good news po ako sa inyo. Pwede na po kayo makapagpadala ng libre sa inyong mga kaanak dito po sa Pilipinas. Sa papaanong paraan? Eto po, SendWave. Eto pong app na to, mga sangkay, ay magsaserve sa inyo nang wala po kayong binabayarang pera sa tuwing kayo ay magpapadala. Ayun po, send money to the Philippines with no fees. 100% secure, zero sending fees, excellent rates. So ganun po katindi itong SendWave. Ito ang pangalan, SendWave. Madali lamang po yan mahanap mga sangkay. Napin nyo lamang po SendWave or scan nyo po itong code mga sangkay. At paano? Paano nga ba mangyayari na kayo ay magiging free pag gumamit nito? Gamitin nyo lamang po yung Solid Sangkay na promo code. So ito po yun, mga sangkay. Ayan o, ito po yung limang steps kung paano po makakapagpadala ng pera. Ayan po, pwede kayo makapagpadala sa GCash, mga banko, or cash pickup like M. Lulier at marami pa pong iba. So kung na-setup nyo na ito na maayos, mga sangkay, gamitin nyo lamang po ang Solid Sangkay na promo code. Ayan po, nakasulat po dyan, ha? Libre po yan, ulitin ko, libre. Panis yung iba dyan, mga sangkay, na pinapadala na may bayad sa kanila dito. Libre lang. Okay, SendWave lang sa kalam. So balik po tayo mga sangkay sa ating topic. Naku-curious ako sa nangyayari po sa Argentina. But rather a repeat of the same story that has plagued the country for decades now. Okay, so di bago mga sangkay itong nangyari sa Argentina. Kumbaga noon bago po lumago ang kanilang bansa, nangyari na rin po pala ito noon na pagbagsak ng kanilang ekonomiya at pagtaas po ng inflation. So ngayon na naman mga sangkay, ayan na. Dito na naman, almost 100% na ang inflation. Hindi na po nakapagtataka mga sangkay kung bakit
dumarami po yung mga tao na wala na pong matirahan sa kanilang bansa. Biruin mo, Argentina. Tapos yung iba nasa airport na lang, nakahiga mga sangkay. Tapos yung iba nakikita, papaalis na po ng kanilang bansa para manirahan po sa iba pang mga bansa na kung saan malalago. So ano nga ba ang nangyayari? Bakit naging ganito ang Argentina? And before we chalk all of this up to military dictatorships and coups, it's important to understand that even under relatively peaceful transitions of power and elections, inflation remains a problem. Grabe, no? But why? Inflation isn't a systemic problem in Argentina because they haven't elected a nice enough guy to run the printing press. Mm-hmm. It's because no matter who you elect, if they keep running the printing press, you're gonna have inflation. The bottom line is that for Argentina to turn the corner economically and become the economic powerhouse that by all rights it should be, they're gonna have to blame the bad policies, not just the people implementing them. Hindi maayos na pulisiya ang problema doon sa Argentina. Kaya po nangyayari ito sa kanilang bansa. And again, ang dami na pong umalis, nangingibang bakod na po sila dahil nga po sa isang katakot-takot po na nangyayari sa Argentina. So ano po ang inyong komento mga sangkay tungkol po dito? Well, nasa Pilipinas po tayo na marami pong reklamador mga sangkay dahil nga po, well, kaya ano po ang inyong komento tungkol po dito? Just comment down below. At ngayon mga sangkay, please pakicheck itong aking isang YouTube channel and subscribe. Marami na pong solid sangkay ang nandito. Yan po, no? So, ang gawin nyo lamang, hanapin nyo lamang po ang Sangkay Revelation. At kapag nakita nyo na, i-subscribe, i-click ang bell, at i-click po yung all. Ulitin ko, subscribe, click the bell, and click all. Ganun lamang po kasimple. So, ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.